Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Real talk lang mga po ito, lalo sa mga OFW dyan, mga kababayan natin, mga kamag-anak, kaibigan. Ito, share ko lamang po ito. Yung buhay-buhay natin bilang isang manggagawa. Kung kayo nakaranas na ito, for sure, relate na relate kayo. Diba? Itong vlogs na ito, para sa mga OFW na katulad natin na nandito sa abroad, na akala nila napakasarap ng buhay natin dito. Nagkakamali po kayo. Marami pong sakripisyo is pagod, hirap, bago natin makamit yung mga tinatamasa natin sa buhay. Yung iba dyan, tumanda na, tumagal na dito. Diba? Pero wala pa rin nangyayari sa buhay nila. Ang iba, yung mga kababayan natin dyan, marami napapahamak, marami nangyayari sa buhay nila, nagkakawatak-watak ang pamilya. At yung iba, nadidisgrasya, namamatay. Yung iba, pinagahasa, minamatrato, diba? So, maraming sakripisyo ang mararanasan ninyo dito, guys. Kapag nag-abroad kayo. Kaya kapag nag-abroad kayo, guys, kailangan buo ang loob nyo matapang. Dahil kapag pumunta ka dito, parang inilaan mo na ang sarili mo. Swertihan ko man o malas, yan ay dadanasin mo. So, sa makakapanood nito, sana maintindihan ninyo, lalo sa Pilipinas, na naghihintay o umaasa sa padala ng inyong mahal sa buhay. Sana maintindihan ninyo kapag yung pinapadala ninyo, pinapadala nila, malaki, maliit, sana ilagay ninyo sa maayos. Ipunin ninyo at pagdating ng inyong mahal sa buhay, meron siyang maumpisa na negosyo, at yung paghihirap niya ay mayroong kahihinatnan o kapupuntahan. Kaya itong vlogs na ito ay i-share ko po sa inyo para malaman ninyo kung ano ang buhay-buhay dito sa abroad. So, keep watching po at ma-relate kayo. At alam ninyo, lalong-lalo na sa mag-a-abroad dyan, pakatandaan ninyo, pakaisipin ninyo ng dalawang beses bago kayo pumunta rito. Dahil kapag pumunta kayo rito, yung mga nagagawa ninyo ay hindi nyo magagawa. Yung ginagawa nyo sa Pilipinas ay hindi katulad dito sa abroad. Malaya tayo dito sa Pilipinas pagdating dito. Kung saan bansa kayo napupunta, ay mararanasan ninyo yung paghihirap, pamumulila, at yung sinasabi nilang homesick ay talagang mararanasan ninyo, lalo na kayo ay kapag bago kayo. So let's watch this my video, and kung nasihan po kayo, comment down lang po, at sana lahat ng mga Pilipino magtagumpay sa kanilang pag-abroad at matupad ang kanilang mga pangarap. So umpisan po natin para malaman ninyo talaga kung ano yung buhay-buhay dito sa abroad. Sishare ko lamang sa inyo kung ano yung buhay-buhay dito. Tandaan ninyo, hindi rich ang mga OFW. We have notion na kapag OFW ay kapag nasa abroad ka ay iniisip ninyo na mayaman na sila. Hindi po. Not true. Dahil tumatagal sila dito, dahil kailangan pa nila kumayod para sa pangarap nila at sa pamilya nila. Huwag niyong isipin na tumatagal sila dito ay mayaman na sila. Nagkakamali po kayo. Yung regular na OFW ay kumikita yan ng 20,000 piso
kada buwan kumpormi po sa kanilang trabaho. Yung iba kumikita 30,000 piso, lalo na mga engineers ng mga malalaki yan. Pero kami simpleng mga manggagawa lamang dito ay kumikita ng 20,000 piso. Na akala ninyo napakalaki na. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Ang taas na ng bilihin. Ito'y napakalit lamang. Lalo na kung ikaw ay nangungupahan, pinag-aaral mo yung anak mo. Tabla-tabla lamang po. Di ba? So, depende rin sa equation na pupuntahan mo kung ikaw ay nasa Amerika o sa mga Saudi Arabia ay yung sa US mas malaki ang sweldo nila, di ba? Malaki ang pangangailangan. Kaya karamihan nag-abroad sila, maraming tinutulungan ng pamilya, kamag-anak, kapatid, mga magulang, asawa na kailangan na ibigay natin at lalana sa ating pamilya, napakainin, papag-aralin. Kaya umaalis yung mga overseas Filipino workers. Sa Pilipinas, madalas, yung kalahating sahod nila or one half or three fourth ay napupunta sa pamilya nila. Diba? At yung iba, yung three fourth na sahod nila napupunta sa pangangailangan ng kanilang mga anak na pinag-aaral at yung mga gastos ng pamilya. Napakahirap talaga ng OFW. Tatanong ko lamang po sa inyo. Naranasan niyo na ba pong magtipid? Kinakaya natin kumakain tayo kahit ano lang, mga sardinas, dilata, na yan, itlog, noodles, para lang makapagpadala ng malaki sa pamilya natin, di ba? At yung pamilya natin, hindi nila alam yun. Para lang maging masaya sila, luho nila, bibigay natin. Kumakain tayo ng kahit ano lang, para makasurvive. Di ba? At hindi alam ng mga nandiyan sa Pilipinas, puro luho ang iniisip nila. Lahat ng mga gadget na gusto nang bilhin, nabibili nila. Pero tayo, na mga nandito, nagtitiis, kumakain na kahit ano lang, toyo, babahugan natin, sardinas, pritong itlog, noodles, di ba? Iniisip nila na akala nila masarap ang pagkain dito sa abroad. Hindi nila alam, minsan kinakain natin sa isang araw, iniinit lang natin, ayan, para makapagtipid. Minsan nga ako nagluluto, adobo, tatlong araw, di ba? Yung paksiw, apat na araw. Di ba? Kung minsan, itlog na prito, magtotoyo ka lang, pwede na. Para makasave lang tayo. Makaipon. Para may padala sa pamilya. So, isipin natin pagdating ng quincenas, tapos sa o kaya sa katapusan, ang unang tinitingnan natin, yung tatanong natin kung ano yung conversion ng mga real to peso or US to peso o saan man bansa kayo. Yun laging ang iniisip natin, tinatanong natin. Di ba? Mas okay na magtiis tayo na kahit na kesa gutumin yung pamilya natin. Kapag umuwi tayo, kailangan meron tayong mga pasalubong. Kahit simple lang, konti lang. Kasi kapag uuwi tayo sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak,
marami sumusundo yan. Siyempre, yung mga pasalubong natin, napakita natin, ibibigay natin. Yung mga kamag-anak natin, naghihintay sa probinsya. Alam mo naman, kapag tayo, mga Pinoy, yung kasabihan na kapag nag-abroad ka, surely attracted lot of kala nila na mayaman ka, marami kang pera, at kapag hindi mo sila napagbigyan, di ba, masaktan loob kung anong sasabihin sa iyo. Tapos kapag hindi mo sila na napagbigyan, magtatampo sa iyo yan dahil nagbago ka na, nag-abroad ka lang, di ba? At yung iba, chichismis ka, sisiraan ka. Well, hindi naman lahat, I'm sure, sa mga OFW ay mga nangyayari na ganun. Pero, real talk lamang po ito, totoo po yan. Magtatrabaho ka sa bansa ng sa iba, tingin nila sa mga OFW, sa mga Pinoy, marami yung mga nakaka-experience nito, nakaka-relate. Totoo po, real talk po ito, sinasabi ko na ito. Di ba? Yung iba, pagdating mo dito sa abroad, marami mga ibang lahi na i-discriminate ka. Yung sa various work mo, yung mga places. Sige lang, basta tiis tayo para lang sa pamilya. Di ba? Marami mga ganyan na mga epal, na mga mismo kalahi din natin. Minamaliit tayo kung ano mga sinasabi sa atin. Di ba? So, kung minsan, dahil sa pamilya mo, tinitiis mo yan. Umiiyakan lang sa tabi, pinagtitiisan, kahit anong sabihin nila sa iyo. Di ba? Kasi kawawa yung pamilya mo. Pag umuwi ka, nakipag-away ka, kaya pasensyaan lang. Tiis lang. Di ba? Beside, wala ka naman maasahan. Trabaho sa Pilipinas. Lalo-lalo na ngayon, mataas ang mga bilihin. Kung wala kang trabaho, paano yung pamilya mo magugutuman? Lalo-lalo na kapag may mga anak ka, pinag-aaral, o yung maliit pa yung anak mo, pinaggagatas, di ba? Ang mahal ng gatas. Upa sa bahay. Kaya dito, alam mo guys, tinitiis namin, tinitiis ninyo, tinitiis natin lahat para kumita at may padala sa pamilya natin. Kaya, tiis lang. Kahit na maraming mga kupal dyan sa trabaho, kahit na may sakit ka, walang nag-aalaga sa iyo, magtatrabaho ka, may sakit ka, kahit na hindi ka kumain ng maayos, basta malamdang lang ang tiyan natin, kahit yung pangit ang working lugar mo, kahit na napakadelikado, todo overtime, kahit na napakahirap, kapag nakapagpadala na tayo, di ba, ang saya-saya. Okay na. Tawag lang ang mga asawa natin. Hello, love. Papa, nagpadala ka na. Yung cellphone ko, pero hindi nila alam. Yung hirap na dinadanas natin dito, halos. Pinagpapawisan mo. Pinagtsatsagaan mo. Buwis buhay. Di ba? Tapos, yun, masaya ka. At least nakapagpadala ka. Kahit ikaw dito nagdurusa, nagtitiis. Yung iba naman na mga kamag-anak natin dyan, sakalang tatawag. Pagsasabihin nila, Nay, ate, kuya,
Kailan ka magpapadala? Kailangan na namin. So, minsan, yung mga anak natin, mga mama natin, papa natin, sila pa yung galit. Hindi nila naintindihan yung mga dinadanas natin. Kapag na-delay yung padala mo, ay, buhay nga naman ng OFW. Alam ko, dinadanas natin yan. Tao rin tayo. May nararamdaman. Hindi tayo na ganun na cash machine. Minsan napapagod din tayo, di ba? Nalulungkot, madalas. Nagkakasakit. Nag-iisip at nagugutom, lalo-lalo na sa trabaho natin, wala sa oras, pagkain natin. Kailangan din yung suporta ninyo, guys. Yung physically, emotionally, or spiritually. Karamihan, yung iba dito, tumagal na, tumatanda na, di ba? Yung mga OFW, sa mga nakakausap, yung mga nakikita natin dyan, na nakakalbo na sa tagal na ng panahon na inilaki nila dito, di ba, guys? Yung marami na napapanot, wala nang buhok. Pero nandiyan pa rin sila para sa pamilya nila. Kasi kung uwi sila, wala silang trabaho. Yung sinusuporta nila ang pamilya, pinag-aaral nila, paano na? So, hindi totoo na mayaman ang mga OFW. Kaya nandito sila, tumatagal pa. Kasi kailangan pa nila. Diba? Yung iba naman, tumataba na, lumalaki na ang tiyan. At sa abroad na rin yung iba. Diba? So, ito lang, na-observe ko lang at sa tagal ko na rin dito sa abroad, nakikita ko. Most of them have sign of symptom. Yung iba, high blood, may mga diabetes na, yung iba na-stroke, nagkakasakit. Yung mga coronary artery diseases at mga arthritis na sobrang tagal na dito, di ba? They continue to work. Thinking about the family they left behind, the sins of our family. Kasi ang hirap, di ba? Marami yung nasa abroad. Yung iba naman, 20 to 30 years na dito at masigit pa. Wala pa rin ipon, guys. Paano? Bakit? Kahit anong paghihirap nila, sablay pa rin. Masakit pa kung ang sinusuporta mo, yung pamilya, yung anak mo, hindi nag-aaral mabuti. Nabibisyo, na-addict. Diba? O yung iba, mga anak na babae, nabubuntis na maaga, hindi nila alam yung mga paghihirap natin dito. Yung mga magulang nila, mga nanay nila, tatay nila. Diba? At yung iba naman, mga asawa nila, may kinakasama mga babae, lalaki, nanlalaki ng mga babae, diba? Ang sakit, di nila alam yun. Naalala ko tuloy yung sikat na napakasakit, Kuya Eddie, di ba? Parang kapag ikaw naranasan mo yun, yung lulukuhin ka ng asawa mo, lahat sakripisyo binigay mo sa kanya, minahal mo siya, lahat ng mga pinagpaguran mo, binigay mo, tapos malalalaki, di ba? Ang sakit. Di ba? Sana alam niyo po yan. So, dito sa abroad, maraming ganyan na nangyayari. Minsan dyan sa labas, o sa mall. Yan, meron ako nakausap na sabi nila. Malamang, yung magka-holding hands na yan. TFC. Alam niyo ba yung TFC? So, sasabihin ko po yung sa inyo kung ano yung TFC. Ang ibig sabihin ng TFC, the Filipino couple. Di ba?
TFC means the fake Cowboys. Joke lang po. Pero maraming ganyan yung nasisira na pamilya. Maniwala po kayo kapag nag-abroad. Tama niyo ako kung mali o mali. Tama. Di ba? Correct if I'm wrong. Totoo po yan. Yan sa mga nakakapanood nito. Kaya sinasabi nila, yung mga OFW ay bayani. Totoo ba yan? Ngayon ko lang na-realize, bayani nga ba ang OFW? Sa maraming bagay? Hindi bayani na katulad ni Flor Contemplacion. Bayani in the essence of the true essence of the world. Na katulad nila Rizal o Bonifacio o ni Ninoy Aquino, yung bayan ng mga pinaglaban, masigit pa kaya doon? Mas maraming gera at gulo ang mga pinapasok ng mga OFW para lang mabuhay. Lahat ginagawa para lang kumita ng extra income. Mas marami ding mga politika at na kailangan suungin para tumagal sa trabaho, di ba? Lalo na yung mga kasama mo dyan, ibang lahi, o kalahi natin, mga kupal. Di ba? Mga kasama sa trabaho. Mas mahaba dapat ang pasensya natin kaysa mga politiko natin sa Pilipinas. Dahil takot na mawalan ng sweldo. Hindi nyo lang alam. Yung mga OFW, napakatindi niyan. Di ba? Matindi yung mga Pinoy. Matindi pa sa mga daga o cockroach. Which survived the capacity evolution. Maraming sacrifice na walang tangible solution or consequence. Malas nga ng OFW. Swerte ang mga politician. Hindi upo ang OFW nang magbigay ng autograph o interviewan ng media unless nakidnap siya o nadisgrasya o na-rape. Di ba? Madalas na nasa sideline lang mga overseas Filipino workers. Kapag umalis, malungkot and the verse thirst. Kapag dumarating ang swerte na, pag may sundo sila, madalas meron. Kapag naubos na yung ipon, wala nang kamag-anak. Sana sikat ang OFW para may boses sa kamera. Yung ibang OFW, naiinitan, napapasok ng mga langis o dyan sa trabaho, namamalto sa mga kamay, ang init, yung mga kadama natin, minamatrato, ginugutom, ginagahasa, o napapagalitan ng mga amo, di ba? O kumakain ng mga iba't ibang mga kahit anong pagkain lang, mga noodles, mga itlog, toyo, kahit ano lang, malam ng langan dyan natin para makatipid. O nakatira sila sa compound with condition less than favorable o nakikisama sa ibang lahi para mabuhay na katulad ko, di ba? Sa taga ko na dito, puro ibang lahi mga kasama ko. 10 taon na po kaya ako dito. Ang swerte nila na ipinanganak na mayaman, lalo na yung mga nandiyan sa Pilipinas, di ba? Sa ating bansa. Yung mga OFW, mga strong yan, mga matatatag. Mas matatag pa sa mga military, di ba? Mga sundalo. O anong mong grupo na alam ninyo? Galing yan sa reverse psychology. Nga negotiation, counter-attacks. So, ask ko lamang po, tatagal ba tayo dito? Yung mga OFW, tatagal pa kasi hindi pa natin alam magbabago yung Pilipinas. Kailan kaya? May chance pa kaya?
Masarap isipin yung kasama mo yung pamilya mo sa araw-araw, everyday, di ba? Makikita mo yung mga anak na lumalaki, naalagaan mo ng maayos. Masarap kumain ng kahit ano lang dyan sa probinsya, magtanim-tanim ka lang, mga talbos ng kamuti, kalabasa, patola, di ba? Parang bahay ko po yun. Di ba? Marami, masarap yung mabuhay na magkakasama kayo kahit mahirap. Pero, kailangan natin mag-abroad, guys. Kailangan natin ibigay yung pangangailangan nila. Kailangan natin matupad yung buhay na tinatamasa na ibigay para sa kanila. Di ba? Iba pa rin yung pakiramdam na nandiyan ka, kasama mo yung mga pamilya nyo. Iba pa rin sa Pilipinas. Mas maraming masasayang makikita doon. It's more fun in the Philippines, sabi nga nila, di ba? Iba pa rin yung Pinoy yung mga kasama mo, except ibang lahi. Iba pa rin kapag nagkwento ka na at naintindihan ka nila yung mga sinasabi mo. Diba? Iba pa rin talaga. As in talaga. Pero, sige lang, tiis tayo. Saan ba't darating yung pag-asa? Kung OFW ka, nakikinig ka ngayon, o nanonood, ay grateful. You grateful. Ikaw ang tunay na bagong bayani ng lahi natin, Pilipino. Sana yung nasa pwesto sa gobyerno, matulungan nila ang mga overseas Filipino workers, ang mga kapakanan ng mga Pilipino na halos mamatay na sa paghahanap buhay para mabuhay ang kanilang pamilya dito sa abroad. So, mabuhay po tayo, lalo sa mga kababayan natin ng mga overseas Filipino workers, ang mga tunay na mga bayani ng Pilipinas. So, ito, binlogs natin, pinapanood ko po sa inyo. Hindi ko po ito ginawa. Ito sa iniisip ko, sa katangisip lang. Totoo po ito, real talk po, nangyayari po ito. Sa mga makakapanood po ito, di ba, naranasan ninyo. It's real life, real talk. Pero, so, nasa 99% na katotohanan na hindi pwedeng dayain at ilihim ang tunay na kalagayan namin dito sa ibang bansa para matutustusan ang mga pangangailangan ng ating pamilya. So, sana itong video ko na to at sa lahat ng manunood na may pamilya sa abroad, huwag ninyo samantalahin ang ating pamilya na hindi nyo alam kung gaano kasakit yung mahomesick yung mga pamilya ninyo, yung danasin nila ang hirap, yung mga pagmamatrato ng kanilang mga amo. Tinitiis nila yan para sa inyo. Di ba? Habang nasa abroad yung ating pamilya, gamitin natin sa tamang paraan yung mga pinaghirapan nila, yung mga ipon nila. Huwag po tayong waldas ng waldas. At pag-uwi nila, magpahinga sila, yung mga pinagpagura nila ay may kahihinat na. Di ba? So, ayan po sa mga kapanood nito, sana alam niyo po kung ano yung buhay-buhay dito sa abroad. Alam ko po, choices natin to, choices natin lahat na wala sa palitan na mag-abroad. At dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, kinakaya natin. Pupunta tayo dito kahit na mahirap at kahit na minamatrato ng ibang lahi. Sige, laban pa rin para sa pamilya, di ba? So guys, sana kahit na papaano ang mga mahal ninyo sa buhay, tawagan ninyo, kumustahin kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Huwag kayong tatawag na ihiritan nyo lang na sa inyong mga luho. Ito po'y mga paalala lamang at para alam ninyo
kung ano yung mga buhay-buhay namin. Binags ko po ito sa mga ka-OFW natin, na mga kababayan natin dyan. Sana magustuhan po ninyo. Maraming maraming pong salamat. Pobreng Kapampangan ulit. God bless po. Enjoy watching po.